bilang ng mga barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Naniniwala naman ang Philippine Coast Guard na dahil sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas nailapit sa publiko ang kahalagahan ng issue sa West Philippine Sea. Si Patrick De Jesus sa detalye. Ang West Philippine Sea ay hindi katangisip natin lamang. Ito ay atin. Napuno ng palakpakan at papuri ang loob ng batasang pambansa nang banggitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong suna ang patuloy na pag-iit ng kanyang administrasyon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dito ay pinasalamatan din niya ang sakripisyo ng mga tauhan ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard at mga maingisdang Pinoy na nagbabantay sa WPS. Nakakataba ng puso at nakakabigay ng espiritu upang ipaglaban ang mga karapatan natin sa ilalim ng makabatas ng pamamaraan at sa ilalim ng pag-iigting ng ating depensa sa ating sarili. Nagpapasalamat din kami sa pasasalamat ng ating Pangulo at ng ating mga taong bayan doon sa ginagawa po natin sa West Philippine Sea. Para sa PCG, sa pamamagitan ng SONAC, mas nailapit ng Pangulo sa publiko ang kahalagaan ng usapin sa West Philippine Sea. Itong laban natin na to ay para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. This is parang mas tumatak sa mga kababayan nating karaniwang tao, no? Para maintindihan nila na ito, it's not about the legacy of the president, it's not about a fight only for this administration, but this fight will continue and we have to continue doing this. Ang naging pahayag ng Pangulo sa kanyang SONA ay nataong nagkaroon ng kasunduan ang Pilipinas at China patungkol sa RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Wala pang isinapubliko na kumpletong detalye sa nasabing kasunduan, pero inaasahang sa pamagitan nito ay mapapahupa ang sitwasyon at maiwasan ang mga tensyon gaya sa nakalipas na RORE. Ang pag-uusap na yan, hindi natin isinuko ang ating laban sa West Philippine Sea. Atin pa rin tinitindigan ang sovereignty, sovereign rights, and our jurisdiction the West Philippine Sea. Kung ano man yung pag-uusap na ilatag ng foreign affairs ng dalawang bansa, ito ay para lamang sa mas mapayapa at mas mababang, mas hindi tensionado na operasyon sa West Philippine Sea. We expect, we are all hopeful. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, malaki ang binaba ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Mula sa higit 100, bumaba ito sa 80 nitong nakalipas na linggo. Gayunman, nanatili sa Sabina o Escoda Shoal ang China Coast Guard 5901 o The Monster Ship. Sabi ng PCG, nasa 900 meters lamang ang distansya nito mula sa kanilang barko na BRP Teresa Magbanwa. Mula July 3 pa, nasa Escoda Shoal ang The Monster Ship. Mayroon ding dalawa pang barko ng China Coast Guard ang nagsagawa ng intrusive patrols malapit sa El Nido, Palawan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.